Yo, what's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang bata makulit. Pero ang bata makulit, di po natin siya kasama ngayon. Dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit po na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng bata makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, for today's video mga daddies, pag-usapan natin yung mahalagang anunsyo ng DOH para sa mga senior citizen natin. So yun, umpisahan natin. So yun mga daddies, alam nyo po ba na may bagong pribilehiyo ang mga senior citizens ngayong nakasailalim ang ilang lalawigan sa ECQ, kasama na rito ang Metro Manila. Kasama sa pribilehiyong ito ay ang family members ng isang senior citizens. Alam natin na ang pinaka-vulnerable sa banta ng COVID-19 ay ang mga senior citizens. Kaya naman, ang pinaka-prioridad sa bakuna ay ang mga senior citizens. Kaya bago pa lang ang pangatlong bugso ng ECQ sa bansa, ay nagsimula nang mag-anunsyo ang Malacañang na ang mga senior citizen ay maaaring mag-walk-in sa mga vaccination sites kahit pa nga patuloy ang ECQ sa bansa. Ngunit kahapon nga, June 16, ay inanunsyo ng DOH ang isang pribilehiyo para sa mga senior citizen at family members nito na ito ay para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Bago yan ay magandang balita muna tayo dahil ayon sa report ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ay umabot na sa 76% ang fully vaccinated na senior citizen sa Metro Manila. At 43% naman na senior citizen ang fully vaccinated sa buong bansa. Kaya nga ang DOH ay gumawa ng guidelines upang magkaroon ng bagong polisiya na magbibigay ng pribilehiyo sa isang family member ng isang senior citizen na mabakunahan kasabay ng kanyang senior family members. Ayon kay Undersecretary Mirna Cabotaje, we are coming up with another strategy, yung A2+1. Ibig sabihin, ang senior citizen ay pwedeng magsama ng isang family members sa pagpapabakuna at silang dalawa mismo ay mapapabakunahan ng sabay. Preferably, ang mababakunahan kasabay ng senior members ay ang nangangalaga sa kanya. Nagpapakita ang bagong polisiyang ito kapag na-implement na, mas malaking pagpapahalaga ito sa buhay ng ating mga nakakatandang mamamayang Pilipino na malaki ang naiambag sa bansa at panahon na upang sila naman ang pangalagaan lalo na sa panahon ngayon. Sa iyon mga dalis ay isang magandang balita ito para sa mga senior citizen natin na gustong magpabakuna at the same time yung family members din nila na gustong magpabakuna ay mapapabakunahan ng sabay. Pero regarding sa final guidelines, ay magbibigay tayo ng update regarding dyan. So yun lamang po for today mga daddies. Hope na nakapagbigay ako ng konting tips and ideas regarding sa mahalagang anunsyo ng DOH para sa mga senior citizen natin. So yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and comment po, and don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.